Guys, nandito po ako ngayon sa mga alaga kong baboy. Lalo na itong isa po pong inahin. Inabangan po. Inabangan ko po. Dahil napapakita na po siya ng hinyalit na mga kapatidang mga anak. Kaya dito ako nakabang. Para maging safety yung mga anak niya. Ito, hihintayin ko po. Andito ako. Nasa 2 oras na ako maghintay. Ayan. Humiga na. Tapos tumatayo. Hindi na talaga mapatali. Ayan guys. Balisa na yata itong aking inahing baboy. Ito na po. Hindi na mapakali. Pataas pababa na ito. Tumatayo. Tapos hihiga. Ito na po siya. Balisang-balisa na. Malapit na itong umiiri. Itong aking inahin. Pangatlo na itong papanganak. Ayan guys, humihiga na. Ayan. Umiiri na siya. Ito. Lumalabas na yung dugo sa kanyang ari. Ayan, malapit na to guys. Sa tingin ko yung may malapit na to. Ito, may mga bulaklak dito kasi naniniwala po tayo sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Kaya wala namang mawawala kung susundin natin. Ayan guys. Dahil nasa 3 oras na tayong nakaabang dito guys, at ito marami ng dugong lumalabas at wala pa rin biik na lumalabas dito sa kanyang ari. At iti-check po natin kundi, at hindi lang natin ipapasok yung kamay natin doon, yung kasi medyo masakit yun kasi malaki yung kamay. Ayan na guys, pagkatapos natin iti-check, ito na, parang umuugot na po siya. Kumukuha na siya ng hininga. Ito guys, malapit na to. Ayan guys, ito yung inabangan kong ito yung una niyang anak. Ito na po guys, abang lang tayo. Op, malapit na talaga, malapit na. Ayan. Abangan nyo lang guys, tingnan nyo ang paglabas ng unang anak niya. Ayan guys. Ayan, kukunin ko na. Ayan, kaya nga natagalan kasi malaki yung anak niya. Malalaki yung katawan ng kanyang anak. Na kaya pala nahirapan siyang ilabas. Kasi kanina, sinichick natin yung ganyang ari, baka may nakabara doon sa loob. Kasi marami ng dugo ang lumalabas, wala pa rin yung biit. Medyo na kinatabahan na tayo. Ngayon guys, ito, pangalawa na po ito. Tingnan po natin. Nasa 3 oras na tayong naghintay guys. Kanina hinintay natin, marami ng dugo at wala pa rin anak, na wala pa rin biik na lumalabas. Ito ngayon, ayan, sunod-sunod na po guys, sunod-sunod na pong anak niya. Doon lang sa una siya nahihirapan kasi malalaki yung biik niya, kaya po siya nahihirapan doon na ilabas. Ito yung biik lumalabas na. Talagang sunod-sunod na yung mga biik niyang kalabas. Pupunasan natin ng mabuti.
at ilalagay ko po sa kanilang una. Ito yung pinakamatindi dito guys, kasi nag-speed pa yung biik na lumalabas. Very excited, exciting guys. Tingnan nyo, ito po punasan po. Ito yun na yung pangatlong biik na lumalabas. Intik na po tayo guys. Kulat siya sa uwan. Mga nga dugay mo na ito no? Malimot ito. Okay.